Isa ito sa pinakamagandang movie about mamamatay tao na gawa dito sa Pilipinas. Ito na nga pa ng development sa hawak mong kaso. Medyo tuso at mapang... Mali! Kaya pinigyan ka nila sa'yo. Bakit ako pinigyan? Pawag tayo ng backup. Hindi. Nabang ko to. Isang serial ang bumabawi ng buhay sa mga babaeng biktima niyang may mga asawa. Dahil dito, hinahunting siya ng isang pulis para mahuli at mapigilan. Ang kanilang nag-iisang clue, isang katleyang bulaklak na iniiwan ng serial. Dito na nga magtatagpo ang landas ng mamamatay tao at ng humahabol sa kanyang pulis, at dito na nga magkakagulo lahat. Ito lang movie sa aking mga kamay. At tulad ng sinabi ko sa umpisa, ito na yung pinakamagandang Filipino movie na napanood ko in a while. Alam ko nung una, nag-iiwan siya ng katleya notebook, yung mga notebook ng mga pangmayayaman. Kami dati wala namang pera pang bilhin yan, so yung notebook ko, sila Juday yung cover. Ganda ng acting sa movie na to, lalo na yung kay Aga na para talaga siyang nababaliw na. Nagulat ako sa performance ni Aga dito kasi nakilala ko lang siya sa movie nila Dayanara Torres, nila Lea Salonga, yung dimples niya, and syempre yung Jollibee. Ganda ng pacing ng movie na matatakot and kakabahan ka talaga, and medyo ka-vibes ito yung mga favorite kong movies like Seven, I Saw the Devil, and Prisoners. Sabi yung paghihiganta niya dito talagang bawing-bawe and sobra-sobra pa yung effort niya. So gusto ko talaga makita sa mga lumang Filipino action movie yung mga action star nilang mga naka-leather jacket. Maganda sa mga characters dito, na-setup na maayos yung mga backstory nila and may explain kung bakit talaga sila nagkaganito. May mga kaunting plot holes pero mapapatawad mo naman din kasi kahit papaano nabawi naman ng movie. Nakakatawa sa kwento nito na kahit si Christopher yung mabait dito, magagalit ka pa din sa kanya kasi nga masama din naman siyang tao. In terms of action naman, ang ganda ng labanan nila dito lalo na yung sa may ending sa may hallway na medyo naalala ko yung sa The Raid and Guardians. Yung nagbardagulan sila, nagsipaan, nagsuntukan, nagbatuhan, naramdam mo talaga yung mga stakes and risks sa kung gaano sila ka-determined na matalo yung isa't isa. Maganda pa sa movie na to, hindi lang to simpleng patayang, kung hindi pati yung talagang pagkakatahi ng story, maganda. Appreciate ko rin yung pagkaka-build up ng dilemma niya sa dulo na kung sino yung pipiliin niya, kung yung asawa ba niya or yung anak niya. Kasi sa buong movie, parang hindi naman niya pinapahalagaan yung pamilya niya, so parang hindi mo mahuhulaan or mapapaisip ka kung saan nga ba mapupunta yung scene. Medyo naawa din ako sa asawa niya kasi nadamay lang naman siya. Technically, yung mga una, may mga ginawa din naman siyang mali, pero yung mga sumunod, hindi na. Nakakatawa lang din in some way na nakatulong pa yung panggugulo ni Aga sa kanila. Kung hindi pa sila inatake ni Aga, hindi pa siya mas magiging maayos na asawa and tatay sa pamilya niya. So ayun, I'm happy na ni-remaster nila tong movie na to kasi sobrang classic. And ang ganda ng movie na hanggang ngayon, malaki pa rin yung chance ang ma-appreciate ito ng mga tao. Sana mag-explore pa sila ng mga ganitong style or genre ng mga movie sa Pilipinas kasi ito talaga yung mga paborito ko. Again, yung title sa aking mga kamay, ang torta rating ko, 8.5 out of 10.